gumamit ng Facebook. Ano? Baka naiwanan ka na ng panahon. Gitong gawin mo, magsulat ka yan. At i-send mo sa padalamo dito, 76239. Matatanggap mo next week. Tingnan naman natin ang nasa pool ng lente ni Herikster Famuleras. Lente. Kala ko, lenting. Lenting. Kita sa pinadalang letrato ang isang billboard sa kahabaan ng S-Lex na di nakaligtas sa lupit ni Bashang. Di nila na-roll kasi nga daw banta. Di ba usually niro-roll nila yun? Hindi kasi nabangan ng mga may-ari ng billboard yung advice ng Pag-asa. Siyempre. Ay sabi, lilihis daw. So hindi lang tiniklop yung mga billboard. Yan, pupunta ang talo-panalo natin mamaya. Pag-anon? Sige. At ito naman ang pinost ni Kay Bacani Sarita sa ating Journalismo Gallery. Kwento niya sa atin, dahil sa sobrang lakas ng hangin, nabuwal ang puno sa likod ng kanilang bahay sa Kalumpit, Bulacan. Uy, malaki-laking puno. Kita mo naman yan. Parang mas matanda pa sa atin yung puno. Marami-raming panggatong yan. Nako, sigurado. Panggatong. Marami na namang mga engkanto mawawala ng bahay. Tabi-tabi po. Okay. Maraming salamat sa lahat na nag-post sa aming Facebook wall. Kung meron kayong mga photos o video tungkol sa sitwasyon dyan sa inyong lugar na may kinalaman sa hagupit ng Bagyong Bashang, i-post nyo lang po yan sa gallery ng pinaka-active na Facebook fanpage para sa mga citizen journalists. Tawa na kayo, tawa niyo! Punta lang kayo sa facebook.com at i-type sa search box ang word na journalismo. Pwede nyo rin i-type ang word na sa poll kung gusto nyo sumali sa aming Facebook group. Pwede pa kayo... Ito ang taga-Harvard na rin sa mga ikanto. Balik ako sa folklore. Okay. twitter.com/sapoolnews5. Maaari nyo po kaming sundaan doon. At mag-alay ka ng mga itlog dahil sa sinabi mo ngayong umaga. Dugo ng manok. Ayun, sama mo na rin yun. 5:33 a.m. Mamaya po sa talo o panalo, sentro ng ating diskusyon ang sablay na naman na weather forecast ng PAGASA. Ay, oras po natin. Alas 5.35 na po ng umaga. May pasok po ang lahat ng antas sa privado, gobyerno, sa mga paaralan ho. May pasok na yung mga bata, mga misis, mga walang nanay. Hangin. Walang hangin na. Wala na hong hangin. Ha? Nalinis na mga lansangan. Ay, may kuryente na. Sa amin lang ho ang wala. Nagbabalik po ang sapul. May kinalaman pa rin sa Bagyong Bashang ang ating talo-panalo ngayong umaga. Nasita kasi mismo ni Pangulong Aquino ang PAGASA dahil sa palpak na naman ang forecast nito. Ang PAGASA naman, sinisi ang kakulangan ng pondo. Narito ang report ni Errol Kabatbat. Hindi inaasahan ng mga taga Metro Manila na direktang tatama rito si Bagyong Bashang ating gabi. Kaya naman si Pangulong Aquino, hindi napigilang sitahin ang PAGASA dahil sa huling abiso nito sa tatahaking direksyon ni Bashang. Sa meeting niya kanina sa National Disaster Coordinating Council, pinagsabihan niya ang mga taga-PAGASA na maging eksakto sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga bagyo. May we know why that significant terror happened and what preventive measures can be done later on so that we do not have a repeat of possibly redeploying assets that in areas that were not affected. Sabi ng NDCC, maraming buhay sana ang nailigtas kung naging maaga ang abiso ng PAGASA. Halimbawa nito ang pagkawala ng ilang mga mangingisda sa karagatan ng Catanduanes. Hindi naman actually matitigas ang ulo ng mga ito. Yung hindi lang inabutan nung advisory because one week ago, nandun na sila sa laut. Agad naman nagpaliwanag ang PAGASA sa puna ng Pangulo. Meron pang mga pangangailangan talaga ang gagawin eh. Nasa 1.8 billion yun eh. Yung kasama na yung telecommunication. Pero maaaring meron pang kulang yon kasi rough na ano namin yun, na estimate. Para naman kay DILG Secretary Jesse Robredo, hindi kailangan kumasos ng bilyong-bilyong piso para masolusyonan ang problema sa naaantalang forecast ng PAGASA. Ang kanyang mungkahi, magkaroon ng monitoring sa bagyo ang bawat local government unit. Paliwanag ni Robredo, mas mabilis may paparating ang impormasyon sa barangay level ng mga probinsyang apektado ng bagyo. It will be good in the sense that you are more concerned with just your jurisdiction. Ipinantupad ni Robredo ang gayong sistema sa Naga City at ang resulta, zero casualty sila pagdating sa mga mangingisdang inaabutan sa laot ng bagyo. Kung nagawa raw niya ito sa Naga City, walang dahilan para hindi rin maipatupad sa iba pang lugar sa bansa. Errol Kabatbat, sa pool sa News 5. Actually, may isa akong nakikitang panalo dito. Okay na, actually several eh.
unang-una okay din na nahanap na nila yung mga mangisdang nawala at very minimal lang yung damage, no? At isa pa na at least it has come to the president's attention na kailangan talaga natin ng bagong equipment. Tama. Diba? So panalo yung balitang yan. Ngayon nalaman natin na kailangan ng bumili ng gamit ang PAGASA. And the parang also that 1.8 million is parang sounds like a fair price for what we need kasi ang laki-laki ng archipelago natin. Di ba? Pero it needed 20 people to get killed. Alam mo naman ng presidente na kulang tayo sa kagamitan eh. Di ba nangyari naman sa Ondoy na yun? Kasi Mark, kung I'm not saying this to be bad or anything, pero kung wala talagang mga nasalanta ng ganyan, no? Baka itsapurahin lang yan ng gobyerno na naman. Na naman. Pero sa akin, talo ito. Talo itong balitang ito. Ang tagal-tagal na ng problema ng yan. Panahon pa ni Marcos, panahon kung sino-sino ng Pangulong nagsidatingan dyan. Matagal na nire-request sa PAGASA yan. Laging na napapansin lang ho yung PAGASA kasi pag may bagyo, pag may problema. Pero pag summer, wala tayong pakialam sa PAGASA. Bahala kayo dyan. Pati mga sasakyan nila, tignan mo. Mario Joseph, naka-Land Cruiser noong 1965 pa. So, uy, matibay yun? Ano? Ganun kaluma na. At saka yung mga weather system nila, yung mga pag may nakita ko yung balon dyan, huwag nyo nga pala tiradurin mga bata ha? Sa PAGASA ho yun. Yung mga malalaking lobo na may... Meteorological balloon. Oo. Yun ho, doon ho sila kumukuha ng update kung may ulan. Pag yung balon na yun, nabasa ng ulan, antay nila bumaba, hihilain ho nila pababa yun. Kaya anim na oras pa bago magkaroon ng update, hindi oras-oras. So siguro nga, Erwin, na okay na rin na talagang pinagalitan ni Pinoy ito. Kasi ngayon, wala siyang choice. Nagsalita siya, nanuro na siya. Kailangan na talaga niya gawan ng paraan itong mga outdated nga na equipment ng PAGASA. Pero medyo talo din yung part na parang pinapagalitan niya. Pero parang nahihiya siya. Pinapagalitan niya. Siguro hindi siya sanay sa ano. Magalit, ganyan. Magkastigo ng ganong kalakas ang volume. Magkastiguhin mo. Wala naman talagang gamit. Parang mo sinabi, walang iniwan sa katulong. Dahil, ba't di ka naglinis dyan? Wala ko tayong walis. Alam ka ba naman, dilaan ko yung basura dyan. Medyo nahiya siya. Kasi naalala niya si GMA, ganito. Nagalit in public. So, naalala ni Pinoy, dapat hindi ako ganun. Pero tama nga. Pero bumawi naman siya, di ba? Sabi niya na kailangan natin mag-cooperate na instead of magturuan, ganun-ganun. 1.8 billion. Ay, kaya na yan sa President's Social Fund. Magiging panalo yan kung maglalaan talaga ng pondo. Kasi dapat natin tandaan, ibang mundo na yung ginagalawa natin ngayon. Climate change eh. Iba na yung galaw ng weather. No? Sinasabi nila na sa yung bagong sistema ng pagbago ng klima, mas tinatamaan yung mga third world countries na ang masakla pa niyan, they're least prepared no, for such calamities. Kaya nga sa yung mga climate change talks, may tinawag silang parang climate reparations. Na kumbaga dapat yung first world naglalaan sa atin ng pondo para... Kasi totoo naman, bayad utang. Kung lumalabas, gano'n eh. Kasi sila yung dahilan ng emission ng... Sila kasi malakas mag-consume ng mga fossil fuels at kung ano-ano pa. Hindi naman sa nagkukulang ang PAGASA, talagang gamit talaga ang problema. Kasi parang very vigilant naman sila, nakikita natin. Parang yun nga lang dapat, di ba? Parang siguro sa media rin, parang... Hindi rin masyadong weather conscious ang mga tao. Hindi kagaya parang sa America. Sa Western countries, parang kita-kita mo every hour, every merong weather update. Kasi gumagalaw ang buhay sa weather, di ba? Ibang bansa, yung mga first world countries, tulad ng Japan, Amerika, yung Great Britain, alam ho nila kung gaano kadaming ulan ang babagsak ngayong araw na ito. Precipitation. Kabisado na ho nila na ito'y 2 pulgada na ulan na babagsak, kaya nakakapaghanda ho sila. Sa atin hindi ho eh. Sasabihin, uulan nga. At yung pala, importante dyan, accurate. Sabihin, diba? Uulan ho ng 3 oras. Jesus Mario Joseph, yung 3 oras ho niya, sobrang lubog na yung Metro Manila.